Hi guys, what's up? Magandang gabi. Ako nga pala si Lilan, isang OFW dito sa May Jeddah. So napapansin niyo po ba, few days ago, medyo tumaas po yung palitan ng Saudi Riyals to Peso. Then yesterday and today, medyo bumaba po yung palitan ng Peso. So mapapansin natin na i-apply yung Law of Supply Demands kung saan mas maraming supply, mababa yung presyo. Dito naman sa palitan, mas madami yung nagpapadala, mababa yung palitan. So parang ganun din po yan. And also depends on the economy, kaya nagkakaroon ng fluctuation sa palitan. So because of that, may mga kababayan tayo nagtatanong kung ano daw po yung best wallet na pwedeng gamitin or maging option kung saan magkakaroon ng medyo advantage sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas. So I will be given po 3 options or 3 wallets na makikita nyo dyan sa taas na pwede natin maging option sa pagpapadala nga ng ating pera sa ating mga loved ones sa Pilipinas. So nandyan po yung STC Pay, Orpay at Tikmo. So naging base po natin is yung ngayong rate po. So magkakaroon dyan ng comparison between the 3 wallets. And then nasa inyo na po yan kung ano po yung pinaka-best po para sa inyo. Disclaimer lang po, this video is only guide and reference po para sa ating mga kababayang OFW. So I need your kind support, to please don't forget to follow and pakishare na din po. So see you po. Hi guys, welcome back po. So let's assume po na magpapadala tayo ng 2,000 sahod po sa Pilipinas today. So may mga nagko-comments po sometimes na paano kung 1.5 lang daw yung sahod. So it's up to you po kung kailangan nyo pong mag-save para sa next salary. So at least maging 2,000 po yung ipapadala nyo. So it's a matter of savings lang po para at least may maipon tayong maipadala sa pamilya natin sa Pilipinas. So let's say magpapadala po tayo ng 2,000. So yung fees and charges po sa STC Pay medyo may kataasan na 17.25. Sa Orpay po is 13.80. So sa Orpay actually kapag MoneyGram, 17.25 din po yung fees niya. So let's say gamitin natin dito sa Orpay yung Tawil Al Rajhi. So after deducting po ng fees, yung magiging available na lang sa Tikmo, kasi yung Tikmo po above 1,000 free po yung remittance fee. So 2,000 STC Pay, 1,982. So yung Orpay is 1,986 na lang yung maging available. So let's say gamitin natin yung exchange rate today. So Tikmo po is 15.13, sa STC Pay 15.22, so sa Orpay is 15.21. So imagine mataas ang rate ng STC Pay. Ayan, 15.22, and then yung Orpay is medyo mataas, 15.21 din po. So after multiplying the rate doon sa available, so makikita natin dyan ang pinakamataas is yung Tikmo pa rin. Makikita nyo is 30,260, sa STC Pay is 30,177 pesos, and then sa Orpay is 30,160. So diba ang laki po ng impact ng bank fees or yung fees na tinatawag kapag binawas po sa ating ipapadala. So imagine mataas nga yung rate ng STC Pay, pagdating naman sa amount na marireceives ng pamilya natin, mas malaki pa rin yung Tikmo. So imagine that 30,260, 30,177 sa STC Pay, 30,160 sa Orpay. So take note guys, yung Orpay po may back end charges. Na experience ko every time na magpapadala ko, nababawasan po siya ng minimum o 50 pesos po siya. Minsan 70 pesos. Yun po ang naging experience ko sa Orpay. So from this analysis or comparison po, so nasa sa inyo na po yung magiging option, which best wallet po ang magandang gamitin sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas. So I hope this video guys helps a lot, and sana nga po naging guide po or reference niyo po ito para sa pagpapadala ng pera sa inyong loved ones sa Pilipinas. So if you like the video po, please don't forget to follow and share. So God bless you all and maraming salamat.